You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Atty Guanzon is a lawmaker and a lawbreaker. Mula nga sa naging interview sa SMNI ni Atty Topacio, sinabi niyang itong si Com Guanzon ay medyo mahilig sa singit. Isinisingit niya yung kanyang sarili eh hindi naman siya isa sa limang nominees. Ayon din sa mga regulasyon na sila rin sa COMELEC ang gumawa noong kanyang kapanahunan, ito po ay bawal na mag-substitute. Samantala, mula naman sa naging interview kay Atty Topacio, narito ang paliwanag kung bakit sinampahan ng kaso itong si Atty Guanzon. Atty Topacio, sir. Unang-una, kasamang Mike, nais kong linawin, ano? Hindi po ako personal ang naghahin ito. Okay. Ito po ay bilang kinatawan ng grupo na tinatawag na Citizens Crime Watch. Hmm. It is a 28-year-old organization ang talaga pong papel sa buhay nito ay mag-prosecute po ng mga inaakala naming mga tao, opisyal o dating opisyal na nagkasala sa patas. At ngayon po, ang basihan po nitong aming inihain na demanda laban kay dating Commissioner Guanzon ay yung mga ginawa po niya tungkol po doon sa disqualification case ni presidential aspirant and now president-elect Bongbong Marcos, kung saan hindi pa po opisyal na inilalabas yung opino-promulgate, yung desisyon. Doon po sa disqualification case ay inilabas po niya yung kanyang dissenting opinion daw. Number two, kanya pong ibinunyag yung mga nangyayari sa deliberations sa loob ng COMELEC doon sa kanyang division. Ibinunyag din niya na ang ponente ng desisyon ay si Commissioner Ferolino. At may mga bagay pa po siyang ginawa na para po sa amin ay labag po doon sa mga nasasaad sa batas, particular sa Section 3K ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Article 229 ng Revised Penal Code at Section 7 C in relation to Section 11 ng Code of Conduct for Public Officials. Yan nga ang naging pagpapaliwanag ni Atty Topacio. Nako, Code of Conduct, Miss Guanzon. Ito ay ang pagmumura at kung ano-anong sinabi niya nung halalan at sirain si Pbbm. Well, marami naman ang nagpasalamat ng netizen sa mga ibinahagi na ito ni Atty Topacio na malinaw na mayroong nilabag sa batas ang dating commissioner ng COMELEC. Narito naman ang naging reaksyon ng mga netizen. Sabi ni Remedios Agapito, maraming salamat po Atty Topacio. Grabe talaga ang ginawa ng COM. Guanzon, dapat parusahan lahat ng hindi gumawa ng maganda sa ating PBBM ng bansa. Tiniis niya lahat ang mga yon. Siya po ang tunay na tao na marunong magmahal sa ating mga Pilipino. Si Violeta Evangelista, good job Atty Topacio. Maaasahan ka ng sambayan ng Pilipino. Philippines will be great again.